1, 2, 3, fuck it. Hello guys, kamusta po uli kayo? Kung bago lang po kayo sa channel ko, ako nga po pala si Yukis. At welcome po sa Yukis TV. Paki-like and subscribe na lang po. And click nyo na rin po yung notification bell para sa susunod ng video pag-uusapan natin, updated po kayo. So guys, for today's video po natin, ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay may kinalaman sa pagpapagawa ng CR. So guys, dito sa video ito, hihimay-himay natin ang kung magkano yung presyo ng tiles, ng toilet bowls, ng yung pintong plastic, kung magkano yung pakyaw, kung magkano yung babayaran. So guys, tapusin nyo lang po itong video ito para makuha nyo po yung lahat ng impormasyon regarding sa pagpapagawa ng CR or comfort room. So dito sa bahay namin guys, bali tatlong CR po yung papagawa namin. Isang CR po sa baba, yung CR sa taas ng mga anak kong babae, and then yung master bedroom po na may CR din po. So guys, umpisahan natin sa magkano ba yung tiles. So sa pagbili ng tiles guys, may iba-ibang klase po ng tiles. May kamahalan, may mura, at may iba-ibang klase rin po siya ng size. Bali ang tiles na gagamitin po natin dito eh 60 by 60 guys. Ang binili nating tiles eh hindi naman po yung kamahalan at hindi rin naman po yung kamurahan. Kumbaga nasa medium range price lang po siya. So ang binili po naming tiles eh yung sa pang-wall, ang price niya po eh 155. And then yung sa flooring naman po, iba po kasi yun kasi kailangan po yung hindi siya madulas na tiles, hindi siya pwedeng yung pang-wall, yung din yung pang-flooring niya. So hindi po siya pwede. So yung binili po namin yung tego 170 po ang isa na 60 by 60. So ang pang-walling po, ang isang piraso niya po ay 155. And then yung sa pang-flooring naman po ay 170. So ang presyo naman po ng pintong plastic guys, eh nagkakahalaga po siya ng 1,500 hanggang 1,600. Yun po yung plastic na pinto. So kasama na rin po dun guys, yung bisagra niya, yung hamba niya, pati yung doorknob, kasama na po doon sa 1,600 po na pinto. At bumili rin po kami ng yung sa drainage po, yung sa shower po. So bumili din po kami noon. Bali ang tatlong piraso po noon, eh nagkakahalaga po siya ng 780. So yung magandang klase na po yung binili namin para pang matagalan siya. At nakapili na rin kami ng toilet bowl na gagamitin namin. So ito nga yung napili namin, 8,500 siya. So swerte po kami kasi itong araw po na to eh sale po sila. So kasi iba-iba po yung pricing nila, depende po kung may sale o wala. So ayan po siya, may kasama na po siyang yung basin pero wala po siya nung aisle. Hindi po separate po siya pag kung gusto nyo, bibilin nyo po siya ng bukod. So 8,500 po siya. So guys, yung tiles naman po yan, yan po yung magiging design niya sa likod. So white tiles po na may black yung likod ng toilet bowl. At so ayun na nga guys, inumpisahan na po ng panday. So ang usapan po dito guys, bali pakyawan po siya. So dahil bayaw ko po yung panday na gagawa, bali na kuha ko po siya ng 10,800 po sa tatlong CR. So dito po medyo nakamura po kami kasi ang karaniwang pong pakyaw ng CR sa ganyang kalaking CR, bali ang alam ko po nasa 5,000 to 7,000 or 6,000 po ang pakyaw ng ganyang CR. So yun po, medyo nakamenos po kami kasi nga po kamag-anak po yung gumawa. So nakuha po namin siya ng 10,800 po yung tatlong CR. So guys, dito pala sa CR na to, yung CR namin sa baba, yung pinaka powder room namin. So ang sukat nito nasa, ang lapad niya po eh nasa 1 meter po mahigit yung lapad, tapos yung haba niya naman po nasa 2 meters, then yung taas niya po nasa 2 meters din. Bali yung tiles po kasi pinasagad namin hanggang kisame. So bali ang nagamit pong tiles dito sa baba, bali 48 pieces po siya na wall tiles na tago 155 pesos, tapos 10 pirasong tiles naman po yung pang-flooring na tago 170 pesos. So ang total po nun 9,140, yun po yung total tiles na nagamit namin dito sa baba.
Tapos, yung bowl set naman po, 8,500, kasama na po yung basin, saka yung lagayan ng sabon. And then, yung pinto naman po, 1,600 po siya. So, ang total po niyan, yung isang CR na yan, is 19,240 po yung materialis na nagamit namin dyan. Tapos dito naman po tayo sa CR sa taas, yung maliit na CR dito sa kwarto ng mga anak kong babae. So, bali ang nagamit po nating wall tiles dito, 25 pieces po siya na nagkakahalaga ng 155 ang isang piraso. So, ang 25 pieces po ay 3,075. Pagkatapos gumamit din po tayo dyan syempre ng tiles para sa flooring na apat na piraso, 170 po yung price noon kada isa. So 680 po yung 4 pieces. So ang sukat po nga po pala nito, nasa higit 1 meter yung lapad niya saka yung haba, tapos 2 meters po yung taas. So bali ang presyo po ng tiles na nagamit dyan sa maliit na CR na yan, 4,555. Tapos bumili rin po tayo ng toilet bowl na maliit para sakto lang po dito sa laki ng CR dito sa taas. So maliit lang po siya kaya 3,000 lang po yung presyo niya. Tapos yung presyo po ng PVC door, 1,600 po. Bali ang nagastos sa maliit na CR na to, kasama yung bowl, yung tiles, saka yung pinto, bali umabot siya ng 9,155. At yun guys, dito naman po sa master's bedroom, bali yung nagamit pong tiles dito, saka yung iba pang materyales, same lang ng nagamit doon sa baba. Kasi magkasing sukat lang po sila. So ang nagastos po dito, yung tiles po na 60 by 60, yung ginamit po sa wall, saka sa flooring, bali 9,140 po yon. Pagkatapos, gumamit din po tayo dito ng toilet bowl na tag 8,500. Tapos yung PVC door po na 1,600. Bali ang total niya po, tulad po nung CR doon sa powder room sa baba, 19,240 po. Tapos guys, bumili rin nga pala tayo ng isang cubic ng buhangin. So nagkakahalaga yun ng 600 pesos. Tapos, bumili rin tayo ng isang bag ng adhesive, 200 pesos naman yon. Tapos, bali ang nagastos natin ditong sako ng semento, 23 bags na nagkakahalaga ng 250 ng isang sako nito. So, bali guys, yung 23 bags ng semento, bali 4,945 yon. Tapos guys, bumili rin pula tayo ng diamond discs, yung putol ng tiles. So, meron netong tagpo 150 at meron din tagpo 500. So, yung binili po namin yung magandang klase na yung tagpo 500 para mas tumagal saka mas maganda yung putol. At so, ayun na nga guys. Ang malaking tanong, magkano inabot o magkano nga ba yung nagastos namin sa pagpapagawa namin ng tatlong CR na yan? Bali, yung tatlong CR na yon, yung nagastos naming materialis doon, 54,660. Tapos yung pakyaw naman niya, 10,800. Bali, umabot po siya ng 65,460. Lahat-lahat na po yun. Pakyaw and materialis na po. Tinapos po siya ng panday ng mga higit 1 linggo lang po. At so, ayan guys. Diyan na po nagtatapos ang ating video. Pero bago po tayo magtapos, hingi po sana ako ng konting pabor sa inyo. Pakilike and subscribe na lang po yung channel ko guys para sa susunod na video yung pag-uusapan natin. O tatalakayin natin, updated po kayo. Bala ko po sanang yung makukuwang bahagi ng kikitain ko dito sa YouTube, bibili po naming mag-asawa ng konting bigas at dilata na pwede nating itulong o i-donate sa mga tao na nangangailangan. So guys, malaking bagay po kung sakali pong isa-subscribe nyo o ila-like or mag-comment po sana kayo kung sakaling nagustuhan nyo yung video ko at nakatulong sa inyo. So guys, maraming salamat po. Keep safe and God bless.